Kabilang po ang aktor na si Matt Ranillo III sa mga pinapatawag na rin ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon ng pork barrel at Malampaya fund scam. Ayon po sa whistleblower na si Benher Loy, naging agent si Ranillo ni Janet Lim Napoles para makalikom ng pera mula sa PIDAF ng ilang mambabatas. Saksi si Susan Enriquez. Kwento ng whistleblower na si Ben Harloy, misa siyang nagatid ng 11.9 million pesos cash sa bahay na ito sa Mahogany Street sa Dasmariñas Village. Komisyon daw ito ni Senador Jinggo Estrada mula kay Napoles para sa isang transaksyon sa naturang bahay. Nakita daw ni Luis si Pauline Labayen ang nooy appointment secretary ni Senador Estrada. Andon din daw ang asawa ni Matt Ranillo na si Linda at babaeng kinilala nitong si Justa Tantoco, kilalang malapit sa mga Estrada. Naging chief of staff ni Loy Ejercito nung first lady hanggang maging senador. Ako po yung naghatid po nung pera. At nagbilang po kami kaharap po si yung asawa po ni Mr. Matt Ranillo, si Miss Lynn Ranillo, Linda ang tawag namin. Kinumpirma ni Ruby Tuaso na si Tantoco nga ang nakatira sa address na pinaghatiran ni Loy ng pera. Ang nasabing address din ang binigay ni Tantoco sa incorporation papers ng dalawang foundation kung saan kasama niya si Loy Ejercito, ang Mare Foundation at Anak ng Masa Foundation. Sabi ni Loy, si Matt Ranillo tulad ni Tuason ang naging agent ni Napoles sa mga mambabatas para mapunta sa mga peking foundation nito ang pork barrel fund nila. Noong December ng nakaraang taon, eksklusibong inireport ng GMA News ang koneksyon ni Ranillo at Napoles at ang umani transaksyon ng aktor sa mag-inang Estrada. Ang voucher na ito iniharap ni Ranillo sa korte para depensahan ang sarili sa civil case na inihain ni Napoles sa kanya dahil umano sa hindi pagbayad sa kotseng binili ng aktor. Patunay daw ang mga voucher na ito na nabayaran na ng mag-asawang Ranillo ang sasakyan dahil nakaltas na mula sa komisyon nila ang pambayad. Sa mga 2005 voucher na ito na pirmado ni Loy, lumalabas na may transaksyon si Ranillo para kay Napoles sa mag-inang Senador Estrada at nooy Senador Loy. Sa isang voucher, nakalagay na may komisyon si Ranillo na 1.14 million pesos, 50% daw ng 30 million pesos rebate charge mula kay Senador Jinggoy. Sa isa pang voucher, 1.2 million pesos bilang full payment sa commission charge sa Senador Loy Project. Sa pangatlo, halagang 475,000 pesos bilang 5% commission charge sa Senador Loy Estrada PIDAP DA na 10 million. May isa pang voucher na ibinigay si Ranillo sa korte para sa 5% commission mula sa 5 million pesos ng codename Inay at 10 million pesos mula sa codename Anak. Sagot ng kampo ni Napoles sa korte, peki raw ang mga voucher na iniharap ni Ranillo sa korte. Pero kwento ni Loy, ikinakabaraw ni Napoles nang malaman nitong may hawak na voucher ang aktor. Sabi po ni Madam na may kopya si Matt Ranillo ng mga vouchers. Tapos firmado din niya po. Prepared ko eh, firmado din. Ganun. So ang nangyari, sabi ni Madam, kailangan maggawa tayo ng another voucher na ipapalabas na sabihin hindi yun ang voucher at gawa-gawa lang nila yun. Ang mga dokumentong ito ay ipinapasabpina na ng Senate Blue Ribbon Committee. Dati nang sinabi ni Senador Jinggoy na walang kahit anuman siyang transaksyon kay Ranillo. Pakiusapan ito, huwag nang idamay ang ina sa pork barrel issue. Ilang ulit namin sinubukang makuhanan ng pahayag si Ranillo, pero bigo kaming makausap siya. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Nakausap po ng GMA News sa telepono ang pinsan ni Ranillo na si Attorney Michael Alan Ranillo. Ayaw na raw ng pamilya na magkomento para hindi na lalong madawit sa issue at maging bahagi ng publicity circus daw ng mga senador.